No judgments. Loading real stories to like, love, and share. Wherever you are, it's time to connect. Power Judgmental. Brought to you by TNT. Nasasayayan. RC Cola. RD Pawn Shop. Bus Arthritis. Planax. Lazada 66 Mid-Year Sale. Bioderm Coolness. Bulldog Super Glue. Casino Active Alcohol. Dr. Wong's Sulfur Soap. And new Argentina ready-to-use Ganili. Ngayong Sabado, iba't ibang feels ang hatid namin sa inyo sa mga kwentong hindi nyo dapat mamiss dito sa... First. Hi, the bukad. Hi, the bukad. Hi. Hello. Hi, Dali. Sweet ng boses, ano? Pero mabigat ang kamay niyan. Malaman eh. Okay. Good morning. Good morning, bossy. Okay, i-connect nyo na ang ating judge for today. Eto na nga, boss, yung susubukan natin ang galing niya sa virtual judgment. Let's get go together. Eto na siya. Tara, English. Hi, Dobrikads. I'm Russell Allen Sapuman, but you can call me Yen for short. I'm 32 years old and I'm from General Trias, Cavite. Single mom po ako ng dalawang kids ko. I have 13 years old and I have 7 years old. Sa umaga, I work as an English online tutor. At sa gabi naman po ay isa kong call center agent. Mahirap maging single mom, pero mas mahirap po ata mangilate sa bowel judgmental. Pero hindi ako magpapatalo syempre. Kaya excited na ako maglaro dyan mismo sa studio at ma-experience ang thrill ng virtual hulaan. See you, Dobrikads! Yon, 13 years ng single mom mula sa General Trias, Cavite, si Russell Allen Sapuman. Hi, Yen! Hi! Kumusta? Mahal kong Maynila. Kumusta ka naman, Yen? Okay naman po. Uy, paano yung trabaho mo? Nag-o-office ka o sa bahay din? Work from home po. Eh, ba't yung picture mo nasa office ka? Ano ba? Alam mo, yung ginawa niya mukhang office yung ano, bahay niya. Hindi, kailangan yung latest ang mga pinapapadalang picture. pero ikaw, Yen, pag nakuha mo ang 100,000 pieces, anong gagawin mo? Para po sa tuition fee ng yan. Mga anak ko. Yeah. Mga Junaki. So, shoutout mo yung mga anak mo. Hi, Yuan! Hi, Yuna! I love you! Hi, Mami! Hi, bossing! Bossing, kamusta? Di kita nabati ng birthday mo. Happy birthday! Eh, pwede pa naman. Pwede pa naman. Okay, happy thank birthday you. Po. Mid-year. Teka, ilan taon na ba yung mga anak mo? Yung panganay ko po, 13. Yung bunso, 7 mm-hmm. po. Okay. At ikaw eh, call center agent sa gabi. Pero sa bahay ka rin. Apo. Para naalagaan yung mga anak, ano? Apo. Nag-start po tapos nung pandemic. Online, tapos online teacher sa umaga. Mahirap bang maging teacher sa online? Hindi naman po. Nag-enjoy po. nag-enjoy ka? Yun ang importante. Opo. Okay, so magaling kang kumilates ang tao. Alamin natin yan. Eh, sa tulong din, oh. Sinong friend na nandyan? Bossing! Ito po, nakalagi na rin ang si kapatid. It's you. It's me, Yen. Nakalagi na rin po ang kapatid ni Yen na si Ross Adrian. Ross! Bati ka muna, Ross. Pero unmute ka muna. Unmute.
Hello po, narinig na po. Yes. Bati ka muna kay Bossing. So, Dabber Cats. Hello, magandang tanghali, Bossing, mga Dabber Cats. Raul, hello po. Raul, sino mas matanda sa inyo ni Russell? Siya po, mukha lang po ako mas matured. Ay, saan niyo po nang galing yan? Alam mo, hindi. Walang kami sinasabi. Huwag kang judgmental sa sarili mo. Kamusta bang atit ang si Russell? Ay, tahimik lang po siya. Lagi po yan tulog. Laging tulog? Eh, paano naman pagdating sa pangingilatis? Ay, magaling po yan. Sobrang galing po niyan. Ay, tatandaan namin yan, ha? Oh, good luck sa inyo. Talaga lang, ha? Tingnan natin, ha? Ay, good luck po na lang si Ate Russell. Sige po. Hi, girl! Ang galing mo, nandiyan ka na. Kailan na nagre-record tayo ng video mo? Good luck! Kaya mo yan. Galingan mo, ha? Yes, go, go, go! Gising na! Galingan mo din kasi gising tutulungan na mo siya. Okay po. Good morning! Good luck! Thank you po. Ay, magaling ko rin kumilates ang tao, ha? Ako, napanood ko na ito, eh. Judgmental ba? Ah, yung tatawag. Bawal, eh. Dito masusubok hindi lang pagiging judgmental sa personal, kundi pati ang iyong pagiging virtual judgmental. Kapag nakonek mo ang mga istorya, ang pera mo may chance madoble at maging 100,000 pieces! At may naghihintay pa sa iyong plus na papremyo. Kaya, Jopao, i-connect nyo na sila sa mga pagpipilian today. Yes, Bossy, kaya eto na ang mga pagpipilian mo, mga Dabber Cats at kikilatisin. Mga Dabber Cats, come in! Come in! Bang, bang, bang! Mga Dabber Cats, it's time to log in! Umpisahan natin kay letter A. Hello, Dabber Cats. Ako po si King Belima from Glan Sarangani Province. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Live zooming dito sa Sharjah UAE. Kita-kits mamaya, mga Dabber Cats, at huwag judgmental! Yun! Assalamualaikum! Punta naman tayo kay letter B! Hello, mga Dabber Cats! Gandang hapon sa lahat! Ako po si Von Aitona, zooming from live dito sa Abu Dhabi, UAE, from Sorsogon City. Kika-kika tayo mamaya! Punta naman natin si Letter C! Hello, Dabber Cats! My name is Anthony Sigwa mula dito sa Dubai, UAE. Abangan nyo ang aming mga kwento maya-maya lang. So, kita-kits mga Dabber Cats! Yun na! Eto naman si Letter D! Hello, mga Dabber Cats! Magandang hapon dyan. Ako po si Antona Bihar mula sa mainit na syudad sa bansang Arabiano. Tandaan, bawal po judgmental. Ako po ay Tobong Iloilo. Magandang hapon. Puntahan naman natin. Letter E. Dabber Cats, nagulat ba kayo? Kala nyo si Washington nagkakamali. Sige, makamali yan. Take two, take two. Sawa di ka! Ako po pala yan, si Erwin. Kasi, yan. Galing po ng Thailand. Natubong Barrio Mino, Dagluban Street, Tondo, Manila. Yan, I'll take two. Kita-kita po tayo mamaya, Dabber Cats. At magkwentuhan po tayo. Iyon na. Salamat na tapos si Letter F. Morning, Dabber Cats. Joseph Ibarra. Tubong Marikina, zooming live from Kuwait. Pwede na ako dito sa Bawal Judgment. And punta natin si Letter G!
Hello, Double Cuts. Ako nga pala si JR from Mauban, Quezon. And streaming live from Abu Dhabi, kita kits Double Cuts. Connected na ang ating mga Double Cuts. Simulan na natin ha! Round 1! Hi, Russell! Ang round 1 ay hatid sa atin ng TNT. I-achieve ang kilig saya with TNT dahil may double giga video na pangkilig marathon araw-araw. Punta na sa Giga Live app or dial *123# to register. Yen! Sa round 1, 4 out of 7, 4 ang tama, 3 po ang mali. Sa tingin mo sa ating mga choices, ano po kaya ang posibleng tanong sa round 1? Sino sa kanila ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa? Talaga? Friend! Alam mo, ikaw. Ninenervous kami, ha? Yung mga ano na. Grabe yung ano niya. Paano mo nahulaan yung gano'n? Bakit? Friend? Ano? Lahat? Paano mo naisip yun? Oo, ha? Alam mo na nasa ibang bansa sila? Pira, oh. Grabe. Opo, narinig ko po. Halos lahat po sila. Halos lahat? Grabe! Eh, grabe ka. Eh, tanong natin si ano, si partner niya, si kapatid, Ralph. Ralph! Hello po! Ikaw ba meron ka bang ibang naiisip na tanong bukod sa tanong na naisip ng kapatid mo? Medyo kakaiba po yung tanong ko. O sige, ano yan? Joke lang. Pero ano po, dadagdagan ko na lang sinabi niya pala. Ano po, mga DJ sa ibang bansa at single dad. Mga DJ? 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 Wala lang po yun. DJ yet? DJ? DJ yet? Thank you, Adelals. Thank you po. Mag-DJ lang, dumayo pa sa ibang bansa, ha? Haba! Iba yan, ha? Pero ito na. Ang tanong! Is your car insurance complicated? We understand. We love... Zero-zero sa kanila ang tatay na OFW na 5 years or more nang hindi nakaka-uwi sa Pilipinas. Oh, sobra ito. Oh, no. Tama siya, no? Nasa ibang bansa talaga, no? Grabe. Grabe. Wala nalaman yun. Idea na ganyan. Oo. Pero more than 5 years, ha? 5 years or more, pwede mga 50 years na, no? Mga what? Hindi nakakauwi sa Pilipinas. 50 years? Oo, may malay natin. Oo. Okay. Apat dyan sa mga kakonek natin, hindi pa nakakauwi. OFW na 5 years or more nang hindi nakakauwi sa Pilipinas. Good luck, Russell. Russell, ang mga pagpipilian mo para sa round 1, letter A. Si King. B. Buwan. C. Anthony. D. Pinaikse. Anton. E. Erwin. F. Joseph. Yes. At letter G. Si JR.
Russell, ang hanapin mo sa kanila ay yung mga OFW na 5 years or more nang hindi na nga pa uwi sa Pilipinas. Meron pa kang 50 years daw. Oo. Eh. Dapat palang tanong, sino na nakatira dun? Yung mga matagal nang hindi na nga pa uwi sa Pilipinas. Sobra yan. Sa ngayon, meron kang 50,000 pieces. Bawat maling sagot mo, minus 10,000 pieces. Pero huwag ka mag-alala, may naghihintay pa sa yung plus na sorpresa. Kaya Russell, protect your money, pwede ka nang pumili ng apat. Go! Ang una ko pong pipiliin si letter F. Si letter F? Si Joseph. Bakit? Dahil? Kasi po, ang haba na po ng balbas niya ay mahal po magpagupit doon sa ibang bansa. Pwede ha? Pwede ha? Pwede ha? Pwede nga pag umuwi na siya, tsaka na siya magpapagupit. Tsaka pala magpapagupit. Pwede ha? Tingnan natin. Judgmental ka ha? Walang pang pagupit. Oo. Si letter B po yung pangalawa. Letter B si Vaughn. Si letter... Bakit si Vaughn? Ay, kasi po, napansin ko po na may balbas. Yung balbas po ni Kuya Vaughn is putina. Putina. Aba, parang nagkapalbasan tayo dito. Oh, parang balbas ang pinag-uusapan dito. Oo. Nakapagpagupit na ng balbas. Oh, pero, hindi pa nakapagpatina. Tina, kasi yun lang. Pati. Sa tingin mo, mga ilang taon na siyang hindi nakaka-uwi sa Pilipinas? Kala ko nakakapagpatina. More than 5 years na. More than 5 na. Sige, isa pa. Si letter G. Si JR. JR. Uy, walang balbas. Walang balbas ha? Yan, ha? Bababalbas pa lang, ha? Pabalbas pa lang yun, ha? Bakit kasi po, bata pa po siya tignan, eh. Bata pa po siya tignan. Parang... Bata pa siya nagpunta ron. Kaya... Mga 9 years old, nandun na siya. Parang kaya pa niya nga magtagal ng 5 years or more na hindi umuwi dito sa Pilipinas. Yes po. Okay, ba maganda yung mga analisa mo. Last one, Russell. Si letter D po. Si Anton. Ano naman na napansin mo sa kanya? Kasi po nakikipag-eye contact. Nakasalamin po. Paano mo makikita ang nakikipag-eye contact? Kasi katapat mo, ganun. Opo. Karamihan nga yung katapat na natin. Oo, tingnan natin. So, si letter B, D, F, at saka G. Tanungin natin si kapatid kung agree. Ross. Mga choices ni Russell. Ikaw ba ay agree sa choices ng iyong sizi? Or meron kang gustong palitan? Maganda naman po yung mga choices niya. Tsaka na-convince po ako sa mga paliwanag. Pero may gusto po akong palitan. Yan, yan. Ay, ayan, ayan. Sino ang gusto mong palitan at sino ang gusto mong ipalit? Patingin nga po kay letter A. Hindi ko po kasi masyadong nakapirmo. Gusto mo ba papuntahin namin siya dyan sa bahay? Hindi nga umuwi eh. Ayan, si King. Ba, mapahaba na rin yung balbas, ha? Sige po. Ito po si letter A po. Ipapalit po kay letter G po. Ayun ba yun nasa dulo? G. G. Ayun po. Bakit? Bakit? Anong meron kay A? Medyo long hair na po ata siya. Hindi ko po makita yung... Parang nakatali po yung hair niya kasi. So, pagkakatali yung hair. Kasi nga mainit. Ganun po kasi diba sa ano, Middle East, so mas mahal nga daw po yung magpagupit, kaya magpapahaba na lang sila ng buhok. So medyo matagal na siguro siyang ganun yung hair. Aba, ganun lang po yung feeling ko. Buhok din ang basihan. Agree ba si Russell? Okay ba sa'yo? Palitan daw si JR, si A. King. Agree po ako sa kapatid ko. Palitan po si J. Nakinig! Napanood ko na talaga ito. Talaga ba? So, ipinasok si Aking. Aking. Okay, is that your final judgment, Russell? Yes po, final judgment. Final judgment agad. Ana. Russell, ang mga hindi mo napili, si letter C. Anthony, log out muna. Kasama niya rin si letter E, si Erwin. Erwin, log out please.
At saka yung pinalitan ni kapatid, si letter G, si JR. Log out muna. At ito naman ang mga napili nyo. Si A, King. Pinasok. Letter B, si Von. D, si Anton. At F, si Joseph. At yun, ang una niya pinili, si F. Joseph. Tanungin natin si F. Joseph. F. Joseph? Joseph! Joseph, pakilala. Hello po. Joseph Guevara from Marikina. Ngayon, nandito sa Kuwait. Kasabihan, Joseph. You don't hire for skills, you hire for attitude. You can always teach skills. O basta yun. Basta. Yung skills. Yung skills. Kailangan talaga yan. Talaga! Tama ba na ikaw ang first choice ni Russell? Dahil sa balbas. Dahil sa balbas. Nako. Unang-una. Minus 10,000 pieces, Russell. Nalungkot din si Tali. 40,000 pieces. Kuya, Joseph, ikaw, kaano ka nakatagal na hindi nakaka-uwi dito sa Pilipinas? 3 years pa lang. Last kong uwi, 2018. 3 years pa lang. Anong work mo dyan sa UA? Ay, sa Kuwait? Kuwait. Storekeeper ako. Ano? Storekeeper. Storekeeper. Bakit parang ang bihira tayo? Kala ko soulkeeper. Storekeeper. Parang bihira tayo nakakarinig ng nag-OFW sa Kuwait, ano? Bihira. Bakit dyan ba yung napili mong lugar? Marami din dito. Kaya lang, dito kasi yung open nung panahon na nag-apply ako sa ibang bansa. Hindi ba marami din Pilipino. Hindi ba medyo mahigpit dyan sa Kuwait? Mas mahigpit lang siya sa ibang GCC na countries. Mm-hmm. Ikaw na, magkano ka nakatagal na nag-OFW? 12 years ako. 12 years na. Pero puro dyan sa Kuwait? Yes, 12 years dito sa Kuwait. Oo. So, matagal na rin, pabalik-balik na lang siya. Yung 12 years na yun, ilang beses ka na naka-uwi dito sa Pilipinas? Three. Mga tatlo. Gano'ng katagal madalas ang ginagawa mong diretsyong trabaho bago ka umuwi? Kagaya niyan, 3 years ka na. Yung iba, ilang years yung ano, pinakamatagal? Usually kasi dapat every 2 years lang ako umuwi. Kaya lang, pauwi sana ako last year na tapat lang ng pandemic. Pandemic. Ikaw ba meron kang family dito? May asawa, mga anak? Meron po kong asawa at 4 na anak. Sa Pilipinas, saan dito? Nasa Marikina yung asawa ko ngayon, tapos yung 3 anak ko nasa Mindoro. Oh, bakit magkalayo? Umuwi kasi kami ng Mindoro, bali nakabili kami ng maliit na lote doon. So doon muna yung mga bata nag-aaral. Tapos si Mrs. kasi may inaasikaso sa work niya sa Marikina. Hindi ba mahirap yung... Hiwahiwalay kayo. Oo, at saka hindi mo makita yung mag-iina mo ng antagal na panahon. Lalo ngayon, pandemic, di ba? Mahirap, pero kailangan. Mm-hmm. Ilang taon yung mga Jonakis, yung mga anak? Yung panganay ko is 20. Oo. 20 years old na. Then 17, 16, 13 yung bunso ko. Medyo malalaki na yung mga anak, pero yan yung edad na kailangan mas i-guide natin sila. Yes, guidance, diba? Na magulang. Paano mo ginagawa yung pag-guide sa kanila, yung pagsasabi sa kanila, o mga anak? Paano mo sila kinakausap? Ano? Yan. Anong sinasabi mo sa kanila? Siyempre, magtatanong yung mga yan, Tay, Dad, bakit ang tagal nyo namang... Alam namin nagwo-work kayo for us, you know, pero bakit parang hindi tayo nagkakasama-sama? May mga bata na okay sa kanila yung mga material na bagay, pero may mga bata rin naman ngayon na parang hindi masyadong importante. Mas importante yung
kasama, ka. Nakikita, mga ganun. So, ikaw ano minaw? Sinimulan ko yung umaga pagising ko na good morning. Hindi ko kinakalimutan batiin sila ng good morning. Kahit sandali, no, pag umaga, ilang oras lang naman yung agwat natin nyo dito sa atin. Eh, regarding okay. Doon sa mga barka-barkada, kasi mahirap. Minsan nga, nandun na tayo sa bahay, di pa natin mag-guide ng maayos sa mga bata. Ikaw, yun paano mo? Yung medyo mabigat ngayon kasi wala ako sa paglaki nila. Yung kasama sa pag... For just $67, you can make as many videos as you want and you never need to pick up a camera or... Pagtanda nila. Meron. Iniwan ko kasi yung bunso ko na mag-one year old pa lang. So, oo. Hindi niya talaga ako kasi nakilala bilang tatay. Oo, paano pero, yun? Si Mrs., paano? Kagaya niya si Mrs., wala ka bang plano na patigilin siya at mag-ano? Parang gano'n? Sama na kayo? Sinubukan naman niya pumunta rito. Nagkaroon lang ng komplikasyon sa health niya, kaya hindi rin natuloy. Hmm. Paano mo ipinaparamdam dun sa, yun lalo na yung bata na hindi ka nakilala, na, you know, mahal mo sila? Wala. Araw-araw lang. Araw-araw hanggat kaya ko silang tawagan, tatawagan ko sila. Hanggat may oras dapat, no? Yung time na pahinga mo, tawagan mo sila, makapag-hello ka man lang. Huwag ka mabibigla. Ay, sa trabaho. Bakit? Hindi, may barbero akong padadala niya. Ano ba? Hindi, inaalis ko lang yun. Masyadong nadadala na siya. Ikaw ba parang nasasabi ka na gusto mo nang umuwi dito sa Pilipinas? Araw-araw. Araw-araw. Pero yan bang pag... Wala ba siyang bakasyon? Wala ang bakasyon. Wala ang bakasyon, Joseph? Joseph, bakasyon. Meron po. Hindi lang po naka-uwi talaga dahil sa pandemic. Tapos ayaw ko rin kasing umuwi dahil sa ngayon. Hanggat wala pang maayos na vaccine. Mm-hmm. Ayaw ko rin naman malagay sa alanganin yung pamilya ko. Mm-hmm. Meron na bang pangyayari, Joseph, dito sa Pilipinas na siyempre may mga problema sa anak? Na kailangan ikaw yung rumisulba. Lately lang po, na-aksidente po yung panganay ko. Wala ako sa tabi niya. Paano na-aksidente? Ang hiyop. Sa motor po. Oh, paano yan? Oh, wala naman malubha nangyari. Wala naman po. Sa awa ng Diyos, okay naman po siya. Pero yung pag-aalala ng magulang, iba eh. Pero Joseph, yan matagal lang ka nang bumabiyahe. Bakit ngayon parang nagiging emosyon ka? Yung iba kasi sa umpisa lang, yung mga first 3 months, kalahati, ano, tapos, pero ikaw parang babalik-balik ka na, pero emosyon mo nandito pa rin. Siyempre, iba pa rin kasi yung kasama akong lumaki yung mga anak. Yung guide kasi. Yung guide kailangan ko eh. Ano na lang ang gusto mong sabihin sa yung mga anak at sa yung asawa? Sa asawa ko, huwag magbago. Mahal na mahal kita. Mm-hmm. Sa mga anak ko, stay lang. Stay. Tiwala lang kay Papa. Okay. Tsaka lahat ng ginagawa ni Papa nyo, hindi naman para sa kanya to. Para sa kanya. Para sa inyo. Joseph, huwag ka mabibigla. Ano? Merong, siyempre, shoutout yung mga anak niya. Meron ba? Niya. Oo, ito. Panoorin mo, Joseph. Hello Papa, Happy Father's Day! Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ikaw yung tatay ng aking mga anak. At salamat sa sakripisyong ginagawa mo para sa pamilya natin, sa pagiging mabuting ama at partner ko sa buhay. Maraming maraming salamat. At alam kong kayang-kaya natin to lahat malampasan. We love you and we miss you. I love you, Papa. Pakatatag ka dyan, alam kong mahirap yung buhay dyan sa ibang bansa. Thank you sa suporta mo para mapag-aral kami sa magandang eskwelahan. Kahit ngayon na may hinaharap tayong COVID, patuloy ka pa rin sa lahat ng ginagawa mo dyan. Maraming salamat sa inyo, Papa. I love you so much. Hi, Papa. Happy Father's Day. Sana po okay ka lang po kahit malayo kami, malayo tayo sa isa. I miss you. Ay Papa, keep safe po. I love you. Ay Papa, I love you. I miss you. Happy Father's Day! Love you, Papa. Happy Father's Day. See you soon! Love you! Eh kahit naman ako, pag ganyan ng mga anak, uuwi ako. Napaka-sweet ng mga bata. At mukhang mababait naman yung mga anak mo at wala kang problemahin. And I'm sure,
proud na proud sila sa'yo and mahal na mahal ka nila. Thank you, Joseph. Happy Father's Day. Ingat ka, Joseph. Salamat. Ingat. Salamat po. Mulan ba? Bakit? Mahamog. Mahamog, bossing. Parang umanggi ng konti. Parang umanggi ng konti. Kailan ba Father's Day? Pero kailan ba? Malapit-lapit na ata. Next week. Kailan ba June Father's 20. Day? June 20 raw. Okay. Sabi nung mother. Yung mother na kaalaan. Isunod natin si Bivon. Bivon. Kuya Von, pakilala please. Paki-unmute po. Paki-unmute po. Magandang hapon, Dabar Cads. Ako po si Von Aitona. Nandito sa Abu Dhabi, working for the family. Working for the family. Kasabihan. Kasabihan po. Okay lang malayo sa pamilya. Basta all is good para sa kanila. Iyo. Aba, tama nga naman. Ang tanong! Tama ba na pinili ka ni Russell? Check na moment na yan ay hatid sa atin ng Lazada! Mga Dabar Cats, sama-sama tayo mag-celebrate at sa mga pinagdaanan natin tsaka mga nalampasan natin sa Lazada 66 Mid-Year Sale! Ang 6 times free shipping vouchers and up to 90% off nasa Lazada yan! Yun na! Kuya Von! Galing, nakaisa! Gano na po kayo katagal na hindi nakaka-uwi? 5 years and 3 months. 5 years and 3 months, parang ang tagal po nun. Bakit po umabot ng ganon? Gawa ng una, mahirap umuwi pagka wala kang visa. Oh. Ano ka babalik? Mahirap yun. Pag wala kang visa, uwi ka, pagbalik mo, maghangapa ka na naman. Pero kung may visa ka, makaka-uwi ka. Sa katayuan ko, wala ka lang maghantay. So, bakit po? Kuya Bon, bakit walang visa? Walang visa, I mean, pagka kasi mawawalan ka ng trabaho, mapapalit ka ng employer, so makakancel ka. Hindi ka pwede mo, pwede ka mo yung nakancel, kaya lang, hindi ka mababalik. Kung gusto pa bumalik. So, bali ang nangyayari sa inyo dyan, Kuya Bon, pag lumipad ka at magtatrabaho ka dyan, meron kang visa pabalik, ganun ba yun? Mas maganda. Mas maganda? Para makabalik ka kagad. Mas madali. Kung sakasakaling yun. Paano yun sa employer sa sinasabi mo? Kung hindi mo tatapusin yung kontrata mo, ganun ba yun? Aalis ka? Or pagkatapos niya, lilipat ka? Makakancel ka, lilipat ka. Maghahanap pa ng panibagong trabaho na magbibigay sa'yo ng visa. Mag-a-apply na naman ng bagong visa. Or bibili ka ng visa, which is mahal yun. Ano po bang trabaho niyo? Artist ako. Artist in different mediums. Oh. Ayun. So, kailangan mo talaga may visa ka. Artist. Mm. Pero kailan po kayo pwedeng makauwi niyan? Actually, nagplano na ako umuwi nung last year. Mm. March, nakabook na ako. March 29, something ganung date. Oo. Bigla naman nag-pandemic. So nakancel lahat. Mm. So, stay na naman. Mm. Ngayon, nagpaplano ko umuwi. Kaya alam, paano kang uuwi? Isa nangyayari niyo. Baka na naman matigil ang 14 days quarantine, tapos 1 month ka lang uuwi. Ano pa, pagbalik dito, maka-quarantine ka ulit. Ano kaya po? Nung, anong nangyayari sa pamilya? Wala ano, na. Wala ano pang sabi ng family niyo? Dinaliwanag ko naman, nasabi ko, pwede kong umuwi, kaya lang, paano tayo? Mahirap nga makabalik. Ilan na po ba? Artist, mahirap yun. Kuya Bon, ilan na anak mo? Tatlo na po, tatlo. Oh, malalaki na. Oh, malalaki at na yung lalaki. At lalaki. Mm, ano pong Facebook nung nasa gitna? Huy! Huy! Ba't ba Facebook nung anak mo? Nag-graduate lang po niyan. Mechanical engineering. Oh. Nag-board exam na. At, wala. Pandemic din. Walang board exam. Wala walang makuhang... Yun, pandemic. Lahat tigil. Pero yung po bang, siyempre, bilang OFW, gano'ng katagal po kayong nag-OFW, Kuya Von?
11 years. 11. 6 years ako sa Qatar. 6 years ako sa Qatar, then 5 years dito. Kayo po ba pagka nagsabi yung anak nyo na gusto ko ring mag-work sa ibang bansa, i-encourage nyo po ba sila or... Mahirap pero destiny is destiny. Kung talagang para sa kanila mag-abroad, papayagan ko siyempre. Kasi saka masarap ng buhay ngayon. Oo. Masarap siguro mag-abroad kung binata ka pa. Mm-hmm. Walang masyado. Yan. Yun ang... Yun kasi ako nakapag-abroad ako, malalaki na anak ko eh. Oo. So, paano po yung mga... Yung mga siyempre, okasyon sa pamilya, siyempre... Taon-taon yan, mga birthday, Pasko, bagong taon, mga ganon. Kaya limang taon, paano yun? Marami. Marami na akong birthday, okasyon na hindi talaga na napasama sa kanila. Lahat lang, video call. Oo. Kasama ko sa video, kahit kumakain sa pagkainan, nandun sa harap yung... Ayan. Yung telepono. Parang yun, parang robot ba? Hindi mo makita yung tao, kumakain sila. Nandun ka sa ibaba ng mesa, as a cellphone. Nag-video, mahirap. Yun din sana pero kailangan. Yun din sana itatanong ko sa'yo kanina eh. Sabi ko, sa tagal mo dyan, parang nakikita ko kung gaano ka nakatibay eh. Pero hindi pa pala, no? Mas mahirap pa rin. Hindi pinag-uusapan yung tagal. Sa totoo lang, matibay ako. Pero pagdating sa pamilya, wala tayong pag-uusapan. Mahina tayo dyan. Para sa pamilya, gagawin ko lahat. Kuya Von, umaandar po ba yung train dyan sa likod nyo? Kasi tumabi-tabi po kayo, parang masagasaan kayo eh. Pero bakit yan? Na, yung bang trabaho niya, excuse me, yung trabaho niya sa ibang bansa bilang artist? Opo. O may iba kang trabaho pinasukan? Kung maalala nyo po, ginawan ko po kayo ng drawing lahat po kayo. Yung sa t-shirt na ginawa niyo sa Cebu. Yung t-shirt lahat ng that was 2004, I think. Oh... Ayan mga caricature. Yes, pero, lahat caricature na nasa t-shirt. Pero matagal na. Kuya Bon, nung pumasok ka dyan, yung tinatang ni Bossing, talagang artist na talaga. Wala kang ibang trabaho. Wala talaga. Artist talaga ako. Kaya lang minsan, nung nasa Dubai ako, wala nang papadrawing, mahirap. Kailangan mo part-time. Pero nasa ko, maglinis sa restaurant. Oh, okay. So, nawala sa linya mo? Nawala kasi hindi naman lahat ng tao magpapadrawing sa'yo. Ang daming artist. Alam, hindi lahat tentative. Alam yan ng mga anak mo, ng family mo? Na pinasok mo yung ganun trabaho? Sa totoo lang as OFW, para sa pamilya, ikikwento mo lahat ng magaganda sa buhay mo para sa kanila. Yung magaganda. Kung ginagawa mo maganda rito, yun ang ikikwento mo. Hindi mo pwede ikwento yung mga paghihirap. Kasi mas masasaktan ka kung masasaktan sila. Ayaw mo. Yun yung mahirap eh. Yung ayaw mong mag-alala sila sa'yo. Yan, mismo. Okay na ikaw. Kasi ikaw kaya mo mag-adjust. Pero yung pamilya mo parang ang hirap. Oh. Ang hirap. Paano nyo po nilalabanan yon? Yung lungkot na ganyang nararamdaman nyo? Kamukhang sabi nyo, siyempre yung mga masasaya lang kinikwento nyo sa kanila. Pag nalulungkot ako sa artist ako, pinta na lang ng pinta, kahit saan magpinta. Doon ko na lang yan ang kalungkutan ko magpinta. Para minsan, mga kasama rito, mag-enjoy yun lang. Ikaw gumaganon ka rin, Kuya Boy. Abon, sumasideline ka rin, kagaya ng mga kasama mo. Gusto magpapinta para ipadadala sa pamilya o para nakalagay sa kwarto nila. May ganon. O, nililibre mo na sila. At talay, yan talaga po ang trabaho ko, mag-drawing. Online, kung minsan may magpapagawa. Minsan may libre naman. Kasi God-given talent yan eh. Hindi lahat may bayad. Correct. Minsan-minsan kailangan mo't magbigay. Kuya Von, nabanggit niyo na lang din po na yung mga anak niyo po nakagraduate na. Wala po bang pagkakataon na pinauwi nila kayo tapos sinabi na sila na naman yung magtatrabaho para makabawi sa inyo ni Inisis po? Pwedeng ganun. Sinasabi, nasa kami sinasabi yan kasi siyempre para makapagpahinga na rin. Kaya lang para sa akin, hanggat malakas ako, huwag muna. Lalo na ngayon na may pandemic. Yung lalo na yung panganay ko, gustong-gusto na magtrabaho, sabi ko, huwag muna, kaya ko pa. Antayin mo muna mawala ang pandemic na ito, medyo mag-lino, saka ka magtrabaho. Pwede, pumunta ka rito, tulungan mo ko para sa atin. Ganon. Kuya Von,
Huwag po kayong mabibigla. Ayan ka na naman. Hindi. Mayroong mensahe yung mga anak niya sa kanya. Andyan. Family mo. Eto pa, panoorin nyo. Apo. Heidi, gulat ka, no? Ako din eh. Ayun, so advance happy Father's Day po. I'd like you to know that we are so, so blessed to have a father like you. And we are so grateful for all the things and efforts you have given to us. Since day one, biruin mo hindi madaling magpalaki ng tatlong barako. And yet, you still provide for us. All that we are praying for is for your good health and safety na rin dyan sa abroad. Huwag mo kaming alalahanin, Daddy, kasi okay na okay kami dito. Healthy kami, halata naman sa akin, no? Alam ko naman na we have a better future right ahead of us kasi napalaki nyo kami ng tama at nang may takot sa Diyos. Kaya we are studying hard para masuklian din namin yung paghihirap nyo ni Mommy nung bata pa kami. Kaya, thank you! Kasi ikaw ang pinaka-the best dad para sa amin. Kasi ikaw na naman ang tatay namin. Kaya, umuwi ka na, Daddy, kasi miss na miss ka na namin. Para ma-update na rin yung family picture natin. Ayun lang. I love you, Daddy. We love you. Happy Father's Day mo. Ayan. Uwi ka na raw. Oo. Uwi na. Bossing, uwi na ako talaga. Para last family picture namin. 2006 pa, 2015 pa lang, sorry. So, kailangan na, para wala ka pang balpas nun. Mag-update na. Kupas na. Kupas na yung family. Parang pantalons. Para hindi ka nalulungkot dyan. Pag nalulungkot ka, i-paint mo yung mga mukha namin, tapos ipadala mo sa amin dito. Wala mong problema. Ano pong gusto niyang sabihin sa inyong mga anak, sa family mo? Mga anak, Mami, pasensya na, hindi kita natutulungan. Na nandiyan ako, pero sabi ko nga sa inyo, kung magsama-sama tayo dyan, mahihirapan tayo. Mas maganda kahit isa lang nandito sa labas, nandito sa abroad. Mas magandang kita rito kaysa dyan. Hindi naman wala, pero mas maganda. Kung nandiyan ako, mga anak, hindi ko kayo mabibigyan ng computer na maganda. Siguro nandun lang kayo sa computer shop. Nandito ako, meron kayong magandang computer. Parang ganun. Kaya, ingat, taga-tsaga lang, darating tayo dyan. Uuwi rin ako, hindi pwedeng hindi. Mahal na mahal ko kayo. Ingat lagi. Ayun. I'm sure, Kuya Von, very proud at mahal na mahal din kayo ng mga anak. Ingat ka rin dyan, Kuya Von. Thank you. Salamat, salamat. Ingat, ingat. Salamat. God bless. Mabuhay ka, Von. Isunod natin si Tianton. Tianton. Yung nasa harap. Mm-hmm. Hi! Pakilala! Hello po. Ako po si Anton Abiyar po na tubong Iloilo po. At naniniwala po sa kasabihan na walang taong... Sige po. Sorry. Sige, okay lang po. Walang tao mapapahamak kung kalooban ng Diyos ang pinatahak. Oo correct naman. Lagi may gabay. Ang tanong! Tama ba na pinili ka ni Russell? Buo pa rin ang 40,000 ah! Ikaw talaga! So, Kuya Anton, gaano na po kayo katagal na hindi nakaka-uwi dito sa Pilipinas? 5 years and 4 months. 5 years and 4 months. Ano pong trabaho niyo dyan? Ako po isang operation assistant po sa isang painting company. Sa isang? Painting company. Painting company. Painting ako, medyo... Bakit po umabot ng 5 years na hindi nakauwi dito sa Pilipinas? Ang kwento kasi niyan, kasi yung una kong... Ano po, bali dalaw, pangalawang company balik ko na po ito. Mm-mm. So, ang naging kwento po sa unang company, nag-problema po siya. Bali, nag-shutdown po siya after na 3 years. Nag-problema po siya. So, hindi na kami pinapasahod. Oh. Nagsimula po nang magka-problema yung company namin mga December 2017. Mm.
Tapos? December 2000. Hindi na kayo pinapasahod? Bali, ang nangyayari na lang po, madidelay kami ng dalawang buwan, tapos bibigyan lang kami ng cash advance. Cash advance, hindi naman kalaki yan, 150 real. Minsan, pag papala rin ka, 350 real, bibigay sa'yo. Maliit. Pero, Kuya, yung pag-apply nyo dyan, hindi nyo ba tinatanong dun sa mga, sa agency na pwede ba kayo may karapatan ba kayong tanongin yung kumpanya na to? Ano bang lagay nito? Walang ganon. Or may kontrata? Actually po, nang bago kami nakapunta rito, inintroduce naman sa amin yung company. Bali, wala din naman kami sinaming akalain na mag-shutdown yung company kasi malaki yung company na pinasukan ko eh. So, may... Ganun nga talaga, walang perfecto na ano. May pagkakataon talaga na... Pero, Kuya Anton, kailan niyo po balak umuwi? Actually po, naka-schedule po sana ako ngayong taon na umuwi. Kaso, dahil po sa pandemic, medyo ano po, hindi po ako na-pursue na mag-vacation. So, kung papala rin po, kung lulobi ng Panginoon na bali next year, inaano ko po makauwi. Pero Anton, yung nangyari sa'yo nung first na biyahe mo na nagsara yung kumpanya, paano yun? Yung saan kayo mapupunta ngayon? Nag-hotel ba kayo ng sarili nyo? Sarili nyo bang gastos to? Hindi, ano naman, ang habang nag-struggle na yung company, nandun parang kami sa accommodation namin. Tapos doon pa lang kayo kumikilos para maghanap ng ibang employer. Eh ganun talaga, hindi naman nga sa nung niya, ano pa po, nung hindi pa po nangyari yung ganun eh, na bali nung nag-start na po na ano magka-problema, bali nagpaplano na kami na mag-file sa labor. Ano pong sabi ng family niyo, Kuya Anton? Ilan po ba yung mga anak niyo? Ako po, dalawa po yung anak. Ilan taon na mga anak? Yung panganay po 15, yung bunso 10 years old. Medyo 10 malilis. Years old, ibig sabihin 5 years old nung umalis ka. Yes po. Nakikilala ka naman? Nakikilala naman po. Nakikilala naman. Ba't ang tatay ko? Puro kalahati ko lang nakakausap. O paano yun? Eh, ang dami mong birthday na miss. Siyempre, pag bata ka, gusto mo... Sineselebrate mo yun. Mga family. Siyempre, ganun talaga eh, ang buhay. Mm-hmm. Kailangan kumita eh. Di kailangan po ba pagtsagaan. Kuya Anton, di ba nagtatampo sa'yo yung mga anak mo? Actually, di ko po alam kasi yung anak ko po, lalo na yung panganay, lagi siya nagtatanong kung kailan ako uuwi. So sabi ko nang huwag kang mag-ala kasi uuwi din naman ako, magkasama tayo. Minsan ba naiisip mo na ipasyal dyan yung mga, yung anak mo, papatayin dyan yung pamilya mo? Hindi pa po. Kasi depende po sa status na... Kasi hindi pa ganun kaganda yung sitwasyon mo dyan. Opo. Pero yung trabaho mo ngayon, okay naman? Okay naman po. Sa awa ng Diyos, pinagpapahala din naman. Ano nga pinapakala? Kumusta yung mga recording mo? Ay, recording. See, summer. Ganda ng mikropono tsaka may gitara sa likod din. Recording yan. Kumakanta ka? Hindi po, ano lang po, pang jam, ano lang, katuwaan lang. Jam-jam. Hindi kami naniniwala. Sige nga. Parinig nga yung jam-jam mo dyan. Sige na, parinig ng isang ano dyan. Pangmalakasan. Ikaw tumutugtog? Nagigitara din minsan. Sige, parinig. Sige. Kunin mo kaya ang gitara mo para mas ano, para mas okay. Yeah. Para mas marinig natin na maayos. Sige pa. Babalikan ka namin, ha? Babalikan kami sa'yo. Teka lang, kinukuha lang. Ayan lang sa likod, oh. Hindi, baka... Isang hakbang lang yun. Ah, kala ko pupunta pa sa kabilang kwarto. Magaling gumitara to. Oh, may iron. Libangan niya siguro yan. Tipa-tipa. Ang galing! Wala pa ba? Sorry. Awit. Ulit-ulitin ko sa'yo ang darma.
puso mo. Ang mundo ko'y para lang sa'yo. Kahit kailanman pagbabago. Yung mga gusto mag-request, Gcash lang po. Sa gabi araw, ikaw ang nais ko sa pina ay natatunan. Everybody! Ikaw ang tunay at pag-ibig. Wala namang iba. Ikaw ang SS na tunay ng pag-iisan. Kaya ano? Pwede, pwede to. Pwede po. Pwede ano, bossing? Sa call center. Call center? Kakanta nga eh. Oh. Kanino mo dinedicate yung kanta na yun? Kay Mrs. Para sa ano lang. Someone lang. Parang sama. O sige, sa akin na lang. Eto Kuya Anton. Eto ang message sa'yo ng iyong mga anak, ng iyong pamilya. Pa, salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa amin. Lagi kang mag-iingat dyan. Matagal na rin tayo hindi nagkita. Sana makauwi ka na rin para magsama-sama na tayo. Happy Father's Day pa. I love you. Mm. Ayun yung panganay mo. Anton, ano naman ang gusto mong sabihin sa kanila? Maraming salamat at napagtiyagaan nyo ako na kahit malayo tayo, napapagtiyagaan nyo na maghintay. At masasabi ko lang at sana maging maayos yung araw-araw na buhay nyo dyan. At huwag kayong masyadong magpapaano sa barkada dahil hindi nakakatulong yung ano, sa lalo na ngayon sa pandemic. Mag-aaral lang kayo ng maayos para okay yung buhay na. Mm-hmm. Mahal na mahal ko kayo at magsasama tayo pag-uwi. At huwag kakalimutang diligan yung sunflower sa gilid. Plastic yun. Napansin mo rin pala. Plastic yun. Thank you, Kuya Anton. Thank you, Anton. Mag-iingat po kayo dyan. Ingat-ingat. Salamat po, salamat po. Okay. May 40,000. Uy, dalawang tama na. Mm-mm. Inumpisa ng mali, tapos tama, tama. Nakop! Aking! Ito yung suggestion ni kapatid. Eto na. Aking. Aking. Ito na nagkagulo yung magkapatid. Pakilala. Aking. Hello, mga kalabarkads. Ako po si King Belimac na Tagaglan, Sarangani Province, Bisaya. Salamat malam, puan-puan. Salamat patang, puan-puan sa mga tao dyan sa Sapa na mga supporters ko na lumalaban kayo eh, para sa inyo to lahat at dyan sa Glan, sa pamilya ko. Ako naman, naniniwala ako, be the reason for change in the life of others, lalo na sa panahon ngayon. Ang tanong! No! Oh, teka muna mga friends. Siyempre, may chika ko. Ayan na! Alam mo, my friend, ikaw ang nag-uumpisa ng chika eh. Ay, friend. Ay, nagiging chikador na ako talaga eh. May isang tatay tayong kasama na Dakilang Bayani Awardee. Awardin, oo. Awardin, ha? Pabayanihin. Kilalanin natin siya mamaya. At alamin natin kung safe ba ang 40,000 ni Russell sa pagbabalik ng Bawal Judgmental. Now shop at any Pan Emirates store or online and you could win your dream home worth 1.1 million dirhams. Ito na, may guy! Malalaman na natin kung sino sa number ka choices natin ang babayanihin. Hi! Meron ba ako nasagap na chika? Ano ba yan? Ang dami chika, friends, ha? Meron daw tayo na nagdabarkads na 17 years nang hindi nakaka-uwi! Huwagan niya yan! Dito na nakatira yan! Kaya excited na ako sa kwentong wati na! Tuloy niyo na yan! Sino kayo? Ito na, mga dabarkads! Ang tanong!
Meron pa ba, Russell? Tama ba si Russell? Na si King daw ay isang tatay na OFW na 5 years or higit pa na hindi nakaka-uwi dito sa Pilipinas. Isa lang yung mali. Correct. 40,000. Wala pa rin 40,000, Russell. So, King. Kuya King. Gano'n na po kayo katagal na hindi nakaka-uwi dito sa Pilipinas? 6 years na po and 3 months. 6 years and 3 months. Tagal, ha? Bakit po ganun katagal? Siguro dahil meron talaga akong pangarap sa mga anak ko na gusto kong i-stretch yung time ko dahil I dreamed na 50 years old or 45 years old mag-retire na talaga ako. So sabi ko sa pamilya ko na kailangan ko talagang isakripisyo ito dahil meron akong goal at na-reach ko naman yung goal ko padahan-dahan. So dahil may pangarap ako talaga na magkaroon ng beach resort. Oh. And of course, itong education ng mga bata talaga dahil mahal na mahal ngayon. Milyon na ang magpatapos ng bata ngayon. So yun yung isa sa rason na tumagal. Then dapat sana uuwi sana ako before the pandemic dahil na-surprise ako na meron pala akong anak during sa college ko na hindi ko nakilala. Huh? But yeah, and yet nawala pa talaga siya. Less than a year ko lang siya nakilala. Then yun, nawala siya. Then dumating ang pandemic and siguro God's blessing or God's will na andito ako sa UAE dahil yun nga, libu-libong tao ang natulungan ko dito from my own pocket at saka sa mga kapatid ko dahil bawal na mga ito. Ano po bang, ano pong work niyo dyan? I worked before in ADCB Bank as a bank financial advisor. Yan yung isa sa pinakamalaking banko dito sa buong Middle East. Then after umalis ako sa banko, ay nabiktima pa ako ng panluloko ng Pilipino din. Ayun. So malungkot, may malungkot na masaya. Then ngayon ay may sarili ako na consulting firm na kasama ko malahat ng mga Pilipinos na mga engineer at we are doing consultancy sa mga real estate, sa oil and gas at sa lahat ng mga businesses na may scope ang aking team. Sabi niyo po marami kayong mga Pilipinong natulungan from your own pocket, sabi niyo kanina. Kayo ba yung chinichika ni Bossing na award din? Yes, Bossing Vic, salamat no. Napansin mo pala. So napili ako na dakilang bayani 2020 ng Department of Foreign Affairs through dito sa atin sa Dubai General Consulate and I will share that karangalan sa lahat sa inyo and lalo na sa aking mga kapatid dahil nag-share kami for the last 1 year during the pandemic nasa I would say more than million talaga ang ginastos naming magkapatid dahil sinuportahan talaga nila yung adhikain ko dito dahil bawal nga magkulikta dito ng pera. So sabi ko sa mga kapatid ko, meron pa naman tayong extra konti dyan sa resort natin, dyan sa negosyo natin sa tindahan, kay ate-ate, sa mga kapatid ko, kay Ate Nining, lahat sila, mga grabe talaga ang suporta nila. So ngayon ko lang ito ma-share sa mga kapatid ko, you save a lot of people actually. Dahil alam nyo, kinuwento nga kanina, nasasaktan din ako dahil alam nyo naman na hindi nga kami nag-share ng mga kabiguan or whatsoever. Lahat success lang pero hindi nila alam. At dito, through this program, I'm so thankful talaga na first time ko itong na sabihin. Bite dito. And I thank you all.
sa inyong programa. Hello, maraming salamat din sa iyo. Bihira, sabi nga na, pag nandun ka lang sa ibang bansa, ang intindihin mo kung paano mo tutulungan ang pamilya mo. Pero ikaw, nagawa mo pang tulungan yung ibang tao na nangangailangan na hindi man lang nagagasgasan yung bulsa mo. Correct. Baka naman meron pa pong mga natitira. Baka naman. Baka may sobra pa dun sa ano. Ay, kami rin may... Yun nga, sabi ko nga, mayroon pa rin natitira konti, sabi ko sa mga kapatid ko last week, before ako nalaman na mag-audition ako dito or ano, sabi ko sa mga kapatid ko, please, tulungan natin yung taga Sabah. Mayroon kasing 60 families na wala talagang pagkain na sila doon sa Sabah, Borneo. Sabi ko sa mga kapatid ko, mag-ambag-ambag na naman tayo kahit paano dahil mais na lang ang kinakain na doon at saka saging. Eh, I am from, nauna kasi ako talaga nag-abroad sa Sabah, so I can speak Malay, Malaysian, Indonesian na word, at saka Bruneian. And dyan ako nagsimula. So hindi ko tinalikuran kung saan ako nagmula and naging successful ako. It's because of this place kung saan ako nanggaling. So naging singer din ako, performer doon. Na hindi kami naniniwala. Pero kuya, ikaw, successful ka sa lahat. Yes. Maganda ang trabaho, maganda ang kinikita, maganda ang nakakatulong. Ano sa tingin mo yung malaking kakulangan mo naman sa pamilya mo? Ang malaking kakulangan, sa oras sa pamilya. Sa mga anak ko, kay Princess Beatrice, Kian, I'm so sorry na maliit ka pa. Naiwan na kita, and of course kay Benrix na hindi ko man lang siya na-kiss, nahawakan ever since buhay niya dahil 5 years old pa siya ngayon. So Kian, keep up the good works, Palanga. Kailangan talaga ha, first honor lagi until matapos. Dahil ang pangarap mo, pinipreferan talaga kita. Yan yung rason bakit hindi mo na nayayakap at nahawakan si daddy mo. It's because sa inyong... dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Honor student po ba yung inyong mga anak? Yes po, si Kian, laging magaling yan. And excellent talaga yan. Ang daming Ribbon. Daming award. Inuubos lahat ng mga awards niyan. Oh, hakot awards, hakot ha? Hakot award. Parang ikaw pa na ito, pinapakyaw lahat. Oo. Oo, kahit hindi trabaho, kinukuha mo. Kayo po, kumusta po yung mga Dabarcats sa ating mga Pilipino dyan na katulad nyo na tatay din, tapos OFW din dyan. Ano po yung mga sitwasyon nila? Dito ngayon, masasabi ko at naintindihan niya ng lahat dahil maraming ang nanonood ngayon sa program nyo. Dahil talagang inano ko sa sarila na united tayo, magtulungan tayo. Marami talaga nawala ng trabaho. And dito sa UAE, mostly sa mga tao dito, kunti lang ang salary nila, lalo na yung mga nasa mga white-collar job na nasa mall ka, nagtrabaho, ang kapal ng makeup mo, ang mahal ng gasto, kunti lang ang sahod talaga, kailangan nila mag-part-time. So dahil dito sa pandemic na to, wala na silang part-time. Anong gagawin nila? Close down lahat. So that's the reason why na pasalamat ako na hindi nagkulang, hindi kami din naggutom dito sa UAE dahil talagang nagmamahalan kami dito, nagtutulong-tulungan talaga, and thankful tayo dito sa ating gobyerno na hindi kami pinabayaan. Siswertihin ka pa. Oo, syempre nakakulong ka pa. Oo, sa family naman po, paano yun nga, ang dami yung mga milestones na hindi nakakasama, yung hindi kayo physically present. Sa tingin natin, maliit na bagay, pero malaking bagay yun. Totoo yun. Hindi ako nakatikim na nag-graduate ang mga anak ko. Hindi ako nakatikim na ang dami ng, di ba, normal sa atin pag meron tayong mahal sa buhay na nawala, yes, kailang uuwi tayo. But yet, hindi ako naka-uwi. And maraming mga importanteng bagay, but lagi pong pinapaintindi sa mga kapatid ko na merong rason bakit andito ako sa UAE sa ganitong kahabang panahon. And for the last 18 years na nag-abroad for 7 countries, inikot po Southeast Asia, Middle East, during that time din we are serving and saving a lot of Filipino lives. Ayun, Duri, mong ganda ng painting, parang to. Hindi painting yan. Ay, totoo yan. Picture niya. Picture niya yun, talaga. Parang painting, maganda. Ano? So, kailan na uuwi?
Plano kong umuwi, siguro medyo magkalma na talaga ang COVID. And I pray sa inyo lahat dyan sa Pilipinas na sana po ay malampasan natin ito, especially sa sitwasyon ko. Meron akong pre-existing condition. So, sensitibo masyado ang ano, nakasmile lang lagi pero butas ang puso. Ano po? And, ano po yung puso? Merong problema. May problema sa puso and mataas masyado yung cholesterol ko. Pareha kami ng mama ko na ang normal na dugo namin 130, 140. Ganun ang dugo. Normal lang yan sa amin. Wala, pero sabi mo kanina, 45 years old, magre-retired ka na. Pero sa tingin ko, aabot ka pa dyan ng 60. Kasi kung ayaw mo na, pero marami kang kababayan na nire-request na kailangan ka nila dyan. So, totoo yun. Ang sabi ko lang, I really pray hard sa ating Panginoon na matapos ng pandemic para makauwi na ako, Lord. Mm-hmm. And makita ko na yung mga anak ko at mayakap ko na sila. Eto na. Kuya King, eto po ang mensahe sa inyo ng inyong mga anak. Happy Father's Day, Daddy King King. Ingat palagi. I love you. Yung mga honor student talaga kapraso lang magsalita. Short but precise. Pero siguro ano, may puso naman yun. Ano bang gusto niyong sabihin sa inyong anak? Nak, Princess Beatrice, na-surprise talaga ako dahil hindi ko alam na mag-message ka. And Bossing Vic at sa buong pamunuan ng GMA, kung ubusin ko ang saludo kong dalawang kamay or kasabang pa, pasalamat ako dahil ito yung chance pala na feel namin na importante kaming mga OFW sa GMA at sa pangkabuuan ninyo. Mabuhay kayo and hindi nyo kami nakakalimutan. And sa inyong programa na ma-appreciate ang paghihirap ng mga OFWs na talagang lumalaban kami ngayon para sa ekonomiya nyo dyan sa Pilipinas. And that's the reason why ayaw naming umuwi dahil gusto naming makapangon tayo ulit. And mahal ko kayo dyan sa Pilipinas, especially sa aking pamilya sa Glan, sa mga tao dyan sa Glan. Ang dami nyo, nagkagulo kayo kanina. Love you all, love you all, love you all. Salamat, King! Kami ang saludo sa iyo, King. Thank you! Ang galing mo, sir! God bless! Kaludo. Okay. Okay. Parang, isa lang. Tanungin nga natin yung, sino kaya yung ano, parang tinalo yung chika ko nung chika ni friend, ha? Oh. 17 years? 17 years? 17 years, Bossing! Mas, alam mo, mas, sobra. Talagang mas chikadora ka sa akin. Iba yung source niya, Bossing. Iba. Iba to. Si JR kaya yung pinalitan? GJR? GJR? Sabi mo kang bata pa raw. Tingnan natin. Oh. JR, log in. Pakilala, JR. Hello po. Ako si JR Campos. Sabihan. Kung Kauban, Quezon. Kasabihan mo. I'm 32 years old. Kasabihan po, time is gold. Yan! Napaka-importante niyan. Basic! Basic. Time is gold. Ikaw naman, JR, gano'ng ka na katagal na hindi nakaka-uwi dito sa Pilipinas? 4 years po and 6 months. 4 years and 6 months. Hindi siya yung hinahanap natin. Ano naman nangyari at anong trabaho mo dyan? Bali po, nagka-problema ko kasi doon sa una kong company na hindi agad ako nabisa. Visa din. Visa hindi problem. Nabigyan. Ano bang work mo dyan? Tailor po. Ha? Tailor. Tailoring. Mananahi. Mananahi. Ang sports. Madali lang tahiin ang mga damit dyan. Diretso lang, yun o. Ano ba? Pang sports daw. Pang sports pala ako yung sports. Ayun. Ayun o. Tapos, anong sabi ng family mo? Hindi ka nakauwi ng... May pamilya ka na ba? Opo. Ilan ang mga anak? Isa po. Ilan taon na si anak? 6 po. Uy, bagets pa. 6. Pero yan, unang taon ng biyahe mo. Bali po, nandito din dati yung misis ko. Ah, magkasama kayo dyan dati. Opo. Tapos umuwi na siya. Umuwi. Mabuti na lang nandito na si misis kasi kung inabot kayo pareho nung wala kayong visa, paano na yung anak ninyo?
Kailan mo planong umuwi? Pauwi po sana ako ngayong June, kaso nag-extend po yung ban. Kaya hindi ako nakauwi. Yung ban? Opo. Ah, ban. Yung ban ng ban ano? Po, ban ng bawal pumasok yung galing sa UAE. Travel. Yung uwi mo ba ng June na yan? Bakasyon lang or? Bakasyon lang po. Ah, bakasyon so, lang. So babalik ka pa rin? Opo, babalik. Ay, sino yun? Sino yun nagdaan? Wala, wala naman. Wala, wala ba? Wala! Mananahi siya, hindi pa siya nahihirapan na manahi na madilim yung lugar niya dyan? Ano ba? Yung ano lang niya yan? Wala siyang ring light. Wala po ako sa work. Wala siya sa work. Wala siya sa work. Paano mo nakakausap ang iyong family? Sa Messenger po. Tuwing kailan? Every time naman po nakakausap niya pag natawag ako. Nasasagot naman. Hindi ba? Paano ang ginagawa mo pag sinabi nung anak mo na, Daddy, uwi na? Sabi ko, ano, pahintay na lang. Malapit na lang ako. Malapit na akong umuwi. Wow, 4 years. Malapit na. 4 years. Mahirap yung straight na 4 years. Pero ngayon pong October, pauwi ako sa 7th birthday. Oh, 7th birthday. Sana, makauwi ka. Oo. Anong oras na ba yan sa lugar niya? Ha? Well, 9:34 po. Umaga, 9:34. Oo. Eto, merong message sa'yo ang iyong anak. Hi, baby. Ay, ang laki na nung anak niya. Asawa pala. Sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isang mabuting asawa at mabuting ama ng aking anak. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo na ginagawa mo para sa pamilya natin. Na-appreciate ko yung sobra. Palagi mo lang tatandaan na andito lang din ako para suportahan ka sa lahat-lahat. Mag-iingat ka palagi dyan. Miss ka na namin. Sana makauwi ka na soon. Doon marami man tayong pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Ito pa rin nananatili tayong matatag at magkasama para sa pamilya natin. Mahal na mahal kita. Mag-iingat ka palagi dyan. Siya nga pala, advance Happy Father's Day sa'yo at sa lahat ng mga tatay sa buong mundo. Salamat sa lahat-lahat, baby. Yan lang. Stay safe and God bless. I love you. Minus 10,000. Nanay niya pala. Hindi, asawa niya yon. May baby tower sa kanya eh. Siyempre, sweet-sweet. Anong gusto mong sabihin sa'yong asawa at sa'yong anak? Sa anak ko at asawa ko, miss na miss ko na kayo. Lagi kayong mag-ingat dyan. Pauwi na ako, mahal na mahal ko kayo. Yun. O, mag-iingat din kayo dyan. Kayo, mag-iingat dyan. Sana matuloy na sa October. Okay, tuloy na yung birthday, ha? Sige, tatry namin kung makakarating pag okay. Ano maluwag. Pag maluwag-luwag na, pag maluwag-luwag. Si E-Erwin kaya? E-Erwin. E-Erwin. Log in. Eh, pakilala. Oo nga, no. Ano? Pakilala. Kamukha. Hindi! Anong ako po si Erwin Nukong. Kasabihan. Ako po si Erwin Nukong. Na kakasabihan ko po ay aanin mo ang maraming pera kung hindi mo naman sila kasama. Ayun. Tama naman yun. Ikaw naman, gaano ka nakatagal na hindi nakaka-uwi dito sa Pilipinas? 2 years na po. Gawa po ng pandemic. 2 years. Hindi rin siya yung hinahanap natin. Eh. Anong work mo ba dyan? Sa Thailand? Receptionist po sa isang hotel at villa. Receptionist sa hotel. Yung ganun ba, may kontrata? Mga ilang gano'ng katagal yung kontrata niyan? Opo. Normal po talaga 2 years po. Kada 1 year po nag- Paano yung trabaho mo? Kasi syempre, pandemic, receptionist hotel. Ka. Oo. Wala masyado. No. Wala po kaming guest ngayon. Medyo talagang, ang hirap po talaga ng buhay. So, pero nakaka-survive pa naman po yung employer namin kahit papano. May trabaho pa po kami. Tuloy-tuloy pa naman po.
Pero ganyan nag-extend ka dahil 2 years, dahil sa pandemic, hindi ka nakauwi. Ito ba, chance mo pa rin na gusto mong idiretso na to na muna? Kasi hindi ganun kalaki yung kinikita nyo ngayon dyan. Plano mo na bang idiretso na muna yan? Opo, gusto ko sana. Kung meron pong pagkakataon, pero mas gusto ko po talagang makauwi muna. Bakit? Sa pamilya ko. Kasi talagang... Nee, namimiss ko na po talaga yung pamilya ko po. Namimiss mo. Dahil kasabi ng taon-taon na kumuwi, namimiss ko po sila. Gano'n ka na ba katagal na nag-OFW? 7 years na po. Dito lang po sa Thailand. 7 years, tapos every year umuwi ka. Parang ganon. Oo. Tapos ilan ang mga anak mo? Pero minsan hindi po nakaka-uwi. Tatlo po yung mga anak ko lalaki. Puro lalaki. Lalaki. Ayun. Ay, babata pa. Mga ilang taon na yan? Ako, puro lalaki. Ilang taon na yung mga anak mo? Matagal na po yan. Kala ko kailangan mo na rin mag-renew ngayon, yung family picture. Ngayon, yung panganay po, 20. 20 years old na yung panganay. 20 po, 17 paka. Apo. Malalaki na, pero... 17 tsaka 14. Hindi, lalo yan. Paano mo pinagsasabihan yan? Medyo yan niya yung patakbo na katigasan na ng ulo ng mga bata eh. Binata. Eh, yun nga, pag nagbibideo call po kami, sinasabihan ko po, taka nandyan din naman po yung asawa ko. Oo. Para po magtumingin sa kanila. Eto, Kuya Erwin, panoorin mo yung message sa'yo ng anak mo. Maraming salamat po sa lahat ng suporta. Naway gabayan ka po ng may kapalat ingatan sa lahat ng inyong ginagawa. Iintayin po namin ang pagbabalik mo, Daddy. Happy Father's Day. We love you, Daddy. Ang galing nila magsalita. Sabay-sabay. Alam mo, nakikita namin... Manang-mana. Oo. Kung paano magpalaki yung anak mo, talagang masunuri ng anak mo. Napaka-consistent nila. Consistent. Yung coordination nila, maganda. Ano nga kasi nung binibidyo nung nanay, may chinelas na nakaganon. Eh, maganda para pagsabayin mo yung dalawang anak mo. Napaka- manang-mana sa'yo yung mga anak mo. Maraming salamat, Kuya Erwin. Thank you, Tol. Ingat ka dyan sa Thailand. Thank you po. Ay, eto na. Ito pala. Ito na yung chinika ni Friends, si Anthony. Si Anthony pala. Lakin. Pakilala, Anthony. Ako po si Anthony Sigwa na kasalukuyan narito sa gitnang silangan, Dubai, United Arab Emirates. Kasabihan niya? Yaw. Ayan. Wala ang salitang pagod na ako sa isang ama basta para sa kinabukasan ng aking anak, lahat kakayanin. Kaya po, anong trabaho niyo dyan sa Dubai? Ngayon, isa akong hamak na cameraman. Cameraman? Saan? Nasa production, media production ako actually sa ngayon. Hindi ka host. Gano'n ka nakatagal dun sa pagiging cameraman? Bago pa lang, siguro mga 5 years pa lang. Pero 17 years ka nang hindi nakaka-uwi. Ano nangyari? Nagtrabaho ko before sa Abu Dhabi National Oil Company as a gasoline boy. Una kong trabaho is gasoline boy. Then ayun, na-promote ako as a supervisor sa doon din sa company na 'yon. Then 2010 na suspend ako, na terminate for I don't know what's the reason. Until now hinihingi ko pa ng katarungan kung bakit ako terminate. O tapos, so for 9 years na nagtrabaho ko sa nasabing kumpanya, hindi ko pa nakukuha hanggang sa ngayon yung aking settlement or yung end of benefits. Pero bakit umabot naman ng 17 years na hindi ka nakauwi dito sa Pilipinas? Yung bang dahilan? Hinihintay mo yun? Hindi. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi ako makaalis-alis ng bansa. Kasi nagkaroon ako ng travel ban. So may travel ban ako. Sinapakahan ako ng kaso ng company. At the same time,
Yung tinitirhan kong bahay, nagsampa din ang kaso. Kaya meron akong civil case. Oh, eh, kakasuhin. Kaya yun yung reason. Ibig sabihin, yung tinitiran mo, kinasuhan ka dahil hindi ka nakakabayad ng renta. Ganun ba yun? Opo. So, hindi sila naniniwala doon sa mga explanation mo, kaya nagsampa sila ng kaso sa'yo. Paano masosolusyonan yun? Ano yan? Tuloy-tuloy ka na dyan? Ganun ba yun? Actually, inisip ko dati, nasabi ko, dito na siguro ako mamamatay. Ano? Kasi nakulong ako, the reason na nakulong ako dahil sa kawalan ng pera. No, dahil nga, hindi ko mabayaran, wala akong pambayad, wala akong source of income. So, yun yung law ng UAE na ikulong ka na lang. So, for now, pansamantala akong pinakawalan nila para gawan ng paraan yung pambayad nga doon sa bahay. Buti, ganun ang ginawa. Pero nakulong ka, anong reaksyon ng pamilya mo? Nung nakulong ako, buti na lang, I decided na pauwiin na muna yung mag-ina ko. Ah, kasama mo sila dyan? Yes, dito po pinanganak yung aking princess na si Michaela. Oh, tapos magkano ba yung dapat mong bayadan? All in all, nasa 30,000 dirhams. Magkano yun sa peso? Nasa 420,000 peso ata. Tanungin natin si King, baka merong... Uy! Ano ba? Ako, kinakabahan ako sa... Wala mo! Si King! Ako na, nanginamayang pa ako, ha? Si Kim ba sa Dubai? Oo. Tanong natin si Kim, baka magkakilala ba kayo? Baka may tutulong si Kim. Pagka ba ibig sabihin nun, nabayaran yon, pwede ka nang umuwi? Yes po. Matagal ko nang gustong umuwi. Oh, mahirap so, yun nangyari sa iyo. Nagtatrabaho ka sa ibang bansa ngayon, halos hindi napupunta sa pamilya mo ang pinag-iipunan mo kung paano mo babayaran yung travel ban mo at yung kaso mo. Parang ganun ang nangyayari. Yes po. Kailan mo pinauwi yung mag-ina mo? Siguro mga... Hindi ko na lang ma-compute ko ilang kung anong taon sila umuwi eh. Siguro mga 2015 or 13. 2015, mga 2013. Matagal. Eh, antagal mo na rin hindi sila nakakasama. Opo, matagal na po. Sa tanging sa ano na lang kami nakikita sa screen. Paano ka saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Pinaghuhugutan ko talaga ng lakas ng loob ay yung aking anak. Mm-hmm. Oh, yun siya ang nagpapalakas talaga sa akin. Dahil every time na nag-emotional tayo. Every time na makikita ko yung anak ko, na sinasabi ko sa kanya, na darating ang time magkikita pa rin tayo. At minsan, bilang isang OFW, talagang nandun yung panghihinaan ka ng loob. Pero sa tulong na rin ng mga kaibigan, sa tulong ng mga churchmates, yung mga payo nila na kailangan maging matatag bilang isang OFW. Kailangan maging matatag bilang isang padre de familia. Mm-hmm. Kaya kung ano man yung mga pinagdadaanan ko ngayon, itinatawa ko na lang. Mm-hmm. Ganun talaga eh, no? Pero ikaw ba, Kuya Anthony, kahit papaano, meron ka na bang naiipon para mabayadan yung kailangan mabayaran? Actually, nung nanghingi ako ng tulong sa atin dito sa Filipino community, sa Philippine consulate, nakapagbigay sila. Pero dahil nga sa pandemic, hindi kami makaraket, hindi kami makapag-trabaho ng maayos. So yung naipon namin na halaga, eh yun din yung nagastos ko for ano para makasurvive dito sa nagdaang pandemic. Pero yun sa pagka-cameraman mo, yes. Okay naman yung sahod? Nung una okay naman eh. Pero ngayon kasi dahil pandemic at lahat ng events natigil,
wala rin kaming mga ano ngayon, wala rin kaming mga shoot. Oh. Pero ikaw, pag nag-camera ka sa amin sa ano, sa Dubai? Opo. Ah, pero sunod, bago lang yan. Tayo. Bago lang yan, nung nasa Dubai tayo. Ayun. Ako yung cameraman na sunod na sunod sa iyo. Hindi mo ako kinuna na. Wala ako dun ah. Meron, bossing. Meron ka. May kuha ako sa iyo. Kaso more on video. Kasi videographer talaga ako. So, nagpa-practice ako ng ano, ng photography. So, kahit konti, may mga pitik-pitik ako. Ayun. Ang si Hopia, oh. Naku, alam mo ba nangyari kay Ann? Kabalita. Ano ba? Ay, wala naman. Alam mo, eto kay Anthony, eto pakinggan mo at panoorin mo ang message ng iyong anak at asawa. Hi Daddy, I just wanna thank you po for always helping me with my modules. Kapag hindi ko po kaya, ikaw lagi tumutulong sa akin. Ingat ka po. We love you. Good luck. Happy Father's Day. Oh. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Miss na miss ko na sila. Yeah, miss na miss ko na yung anak ko. Although, everyday na kakausap kami, everyday na kailangan niya ng help, magte-text lang siya, Daddy, I need help. So, baka magalit yung teacher niya, binubuking ko siya na ako yung sumasagot ng mga modules niya. O ngayon alam na nila. Ibang klase. Salamat, Anthony. Tatagal mo pa, Brad. Tatagal mo pa at makakayanan mo rin yan. Yes. Wala ka namang ginawang masama. Hindi mo kagustuhan yung nangyari. At may solusyon dyan para sa'yo. Yeah. Mag-iingat dyan. Thank you. Yun. Isa yun. Ingat yan, Brad. God bless. 17 years. Buhay ka, Anthony. Kano pa ang pera ni... Uy, galing mo, Russell. Ha? May 40,000 pa. Tama? Yes, boxing. Yes. 40,000. Oh, sige. Diretso tayo sa round 2. Eto na, bossing. Diretso na tayo sa... Round 2! Ang round 2 ay hatid sa akin ng Bulldog Super Glue, one of the world's strongest. Galing, well. Dito sa round 2, bawal pa rin ang judgmental. Susubukan natin ang galing mo sa pagkilates at pagiging connected sa kanilang mga istorya. You can... Keep your money! Keep your money! Come on! One, two, three, four! Tatlo ang may hatid na sigurado safe ang 40,000 pieces mo. At bossing isa dyan ay meron laman na plus na sorpresa galing sa Bioderm Coolness. Weathering, ma-divide ang money mo! Oh, no! Dalawa ang may hatid ng divide your money. Pero, you can double your money! Dalawa ang may hatid na times 2 na papremyo. Ang 40,000 pwedeng maging 80,000 pieces. Yeah. At Russell, may additional pang mga regalo mula sa Casino Active Alcohol at Dr. Wong's Sulfur Soul. Kailangan mo lang hulaan kung sino ang may hatid ng doble papremyo. Ang dalawa na kailangan mong iwasan na may hatid ng divide your money ay... Ang magulang ay dati ring OFW. Uy. Ang dalawa naman na may hatid ng double your money ay... COVID survivor. Dalawa dyan. COVID survivor. Isipin mo na kung sino sa kanila may hatid ng double your money. It's judgment time and chika time, mga friends! Ayan na, mga friends! Ito na, friends! Russell, ito ha, pili ko talaga si King yan. Kasi virtual muna ang yakap sa pamilya for 6 years.
at isang dakilang bayani awardee. Oh, alam mo, si Bon, marami siya masyadong nalalaman ha, kesa sa'yo ha. Pero ito si Bon. Oh. Ayan, dinaanan niya. Oh, nagpe-painting siya. Painting, yes. Ano, mahirap. Nakakamiss talaga yung pamilya dito sa Pinas. Correct. Yun lang ang ginagawa niya. Hoy, kayo mga friends dyan! Ito na nga, si Anthony, baka si Anthony yan. Dahil 17 years ang hindi nakakauwi dahil sa mga pinagdadaanan sa abroad. Pero kinakaya para sa kinabukasan ng kanyang anak, friend! Oh, alam niyo, friend, pwede oh, kasi si Anton. Oh. Kasi songless dad at 5 years old lang ang bunsong anak ng umalis ng Pilipinas. Ay, oo oh, nga, no? I mean, pero piling ko talaga si Erwin yan. Bakit? Kasi may kasabihang aanhin ang pera kung hindi mo naman sila kasama, no? Pero laban pa rin magtrabaho sa Thailand para sa pamilya, friend! Hey. Si Joseph nga, eto nga, oh, miss na miss na yung pamilya niya, oh. Hindi niya nakakasama. 3 years na ba matagal na din yun, ha? Uy, mga friends, sino ba? Eto nga, si JR Fred, na nagpaplanong umuwi dito sa Pilipinas sa 7th birthday na kanyang anak, at ipitado tayo. Ah, talaga ba, friend? Oh, my God. Grabe yan, friend, ha? Oh, kita-kita, ha? Friend, Russell, pili ka na ng isa. Sino sa tingin mo ang COVID survivor? Po ay si letter C. Si Anthony. Bakit? Based po rin sa mga narinig ko kay letter C, eh sobrang dami niya pong pinagdaanan. Pero hindi niya nabanggit yun, no? Sigurado ka na ba kay letter C, Anthony? O may iba ka pang pinupunteriya. Dalawa yan eh. Mm-mm. Sino sa tingin mo yung isa pa? Si letter F po. Si Joseph F. Una niyang tinarget ay si Anthony. Pwede rin daw si Joseph. Pili ka na lang isa. Anthony or Joseph? Go, Russell. Si letter C po talaga. Si Anthony. Anthony. That's your final judgment. Final judgment. Ah! Architect pala ito si Anthony. Mukha ni architect. Parang inubo. Oops. Yung isang pinipili niya, si Joseph. Joseph, boss. Tanungin natin. Joseph. Naku na ba yung Joseph? Joseph, log in. No! Kung si Joseph saan ang pinili mo, Russell, ang pera mo ay magiging... Keep! Divide or double! Divide or double! Come on, Russell! Come on, 1, 2, 3, 4! Uy, 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 uy! Ang megaling moment na yan ay hatid sa atin ng RC Cola Mega. Pag nauhaw ang pamilya, mag-RC Cola. May sarap na di nakakabiting sa presyong sulit. Dahil basta RC Cola, masarap. Yeah. Ibig sabihin si Joseph, dating OFW din ang magulang. Tama? Tama po. Ang nanay ko po sa Japan. Sa Japan naman. Ayun. Alright, salamat Joseph. Ingat Joseph. Makabuti na lang pala. Si Joseph, divide your money yun. Yeah, correct. Isunod natin si... Erwin. E. Erwin. Erwin, lock in. Ang tanong! Keep, divide, or double. Thank you, Erwin! Thank you! Ayan na! Ano ba? Isunod natin si...
Bivon. 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 Log in, please. Kung si Bivon ang pinili mo, Russell, ang pera mo kaya ay magiging Keep, Divide, or Double. Alam mo yan? Kung napili mo si Von, magiging double ang 40,000 pieces mo at may flash na regalo ka pa from Casino Active Alcohol Insta Fresh na protektado pa. So, hello. Oy, ano nangyari sa iyo? Kumusta ka na ngayon? Okay naman. Okay na okay. Okay na okay. Wow. Yun, very good. Sino nag-alaga sa iyo diyan nung time na nagkaroon ka ng COVID? Actually, hindi mo kailangan alagaan pag nagka-COVID ka kasi iiwasan ka eh. Oo. Eh, paano yung mga... Pag nalaman nila na, ay, siya mo, may ganito, may ganun, naku. Hindi lang 1 meter ang layo sa'yo niyan, lalayuan ka talaga nila. So, paano so the best thing to do is pupunta ka ng ospital. So, magkukunik ka sa SEA. Dito SEA kasi SEA ang pangalan ng ospital. So, napa-ospital ka dyan? Actually, hindi. Kasi asymptomatic lang naman ako. Kasi mayroon akong na-contact na may COVID. Nagpa-check siya. Na-check na positive siya. So, na-assume ko sa sarili ko, baka positive din ako. So, ginawa ko, nagpa-swab din ako. Positive so, na. Pero ngayon, okay ka na ngayon? Okay na. Very good. Yeah, mag-iingat na. Ingat na ingat. Yes. Doble. Mahirap pagkasakit. Lalo na ngayon. Nalaman ko sa lugar namin, sa Sorsogon, medyo nagkakaroon ngayon ng ano, lalo ng mga kamag-anak ko ron. Naku. Mag-iingat po kayo lahat dyan. Yes. 30 years ko na kayo din nakikita. Halos. Hindi po ako nakakawin ng Sorsogon. Mag-iingat po lagi. Maraming salamat, Kuya Von. Salamat din po. Ingat. Yun, sabi nga niya, ingat na ingat. Ingat. Dapat talaga, ingat na ingat. Itanungin natin si Aking. 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 Log in, please. Ang tanong! Keep, divide, or double? Thank you, King! Ingat-ingat! Thank you! Si D'Anton! Si! Anton! D'Anton! Log in! Ang tanong! Russell, kung si Anton ang pinili mo, ang pera mo kaya magiging? Keep! Divide! Or double! Keep your money. Kung pinili mo si Anton, meron ka sanang plus na sorpresa mula sa Bioderm Coolness. Hashtag level up legal with Bioderm. Germ-free and cool all day. Bioderm. Love the coolness. Thanks, Thank Anton. You, Anton. Eto na, dalawa na lang ang natitira. Yung pinili mo si Anthony at isa pang natitira ay si letter G, JR. Ang isa dyan ay magulang ay dating OFW. Ang isa dyan ay COVID survivor. Ilang sandali ang gusto mo para mag-isip? Russell. Ayan. Ngayon ko lang gagawin ito. Oh. Ilang sandali. Ibigyan kita. Ilang sandali, Russell. Kapag divide your money, yung 40,000 maging 20. Pag double, magiging 80,000 pieces plus. May sorpresa. Sure na po
talaga kay letter C, Anthony. Aba, nag-shave. Nag-ahit. Pa, oh. Nag-ahit. Is that your final judgment? Hinahanap mo yung COVID survivor. Parang pinalitan, bossing. Sigurado ka? Ang tanong na lang, JR or Anthony? G or C? G na po. G! G na. G. Final judgment? Final judgment. Final judgment. Naman. Hindi ka po tinapos. Nag-Gina eh. Ba't na Gina? Ako naman. Gina, Gina sana. Oh. Go na go. Go na go. Ay, baka naman gipit na gipit na to. Ay, malalaman natin. Tanungin natin si Anthony. Ayan na, Anthony. Ayan, Anthony. Anthony. Ang tanong! 20,000 pieces or 80,000 pieces? Oo naman, 20,000 pieces, malaki pa rin yan. Oo naman. Kung sana napili mo si JR, magiging double ang 40,000 pieces mo. Meron pang plus na regalo mula sa Dr. Wong Sulfur Soap, helps fight pimples. Ayun, ibig sabihin, ang... Magulang, dating OFW. My OFW. Yes po. Saan? Dating Kingdom of Saudi Arabia, sa Jeddah. Oo. Ang aking father. Ayun pala, dun din. Thank you, Anthony. Mag-ingat siya. Ingat, Anthony. Ibig sabihin, si JR ay isang COVID survivor. JR! Ayun. Kumusta ka na ngayon? Paki-unmute, please. Mm-hmm. Hello. Ayan. Hello. Okay na ngayon? Okay na po. Doble. Ikaw, paano naman yan? Nag-COVID ka? Sino nag-alaga sa'yo? Bali, na-quarantine po ako ng 7 days. 7 days. O basta JR, double ingat din dyan. You know, dahil... Pero asymptomatic naman po ako. Mag-iingat lagi, JR. Thank you. Thank you. Salamat. Ingat. Congratulations pa rin, Russell. Mag-uwi ka pa rin ng 20,000 pieces. So thank you sa iyong kapatid, si Ralph. Thank you, Ralph. May regalo rin sa'yo ang Naproxen Sodium Planax. Huwag mag-arthritis, e Planax mo na yan. At may kit pa rin from New Argentina Ready-to-Use Giniling. Ang affordable giniling na pangluto. At kasama rin natin naghahatid ng bawal judgmental ang RD Pawn Shop. Mas pinataas ang appraisal value, mas pinababa ang remittance rate. RD Pawn Shop, kasama mo hanggang sa magandang bukas. Maraming salamat sa mga OFW dads na ating naka-virtual kwentuhan. Ngayon pa lang, nakikiisa kami sa selebrasyon ng National Migrant Workers Day. Saludo. Saludo kami sa lahat ng mga OFW na tinitiis na malayo sa pamilya, mabigyan lang sila ng maayos na buhay. Sa mga bisita natin ngayon, hindi namin kayang tapatan ang pera ng inyong sakripisyo. Ganun pa man, tanggapin nyo ang regalo namin na 30,000 pieces para sa inyong mga pamilya. Oh! Dito sa Pilipinas.
recording. Sa inyong lahat, mga tatay, Happy Father's Day sa inyo. Tunay na lahat, kayo ay bayani. Mag-iingat kayo, pag naging maayos na muli ang lahat, ay magkikita-kita rin tayo dito sa Pilipinas. Yes. At, teka, balikan lang natin si Anthony. Si Anthony ba yan? Si Anthony. Si letter C, Anthony. Si cameraman. Yung matagal lang din nakaka-uwi. 17 years. Mm-mm. Sa pagbabayanihan ng 8 Bulaga, ang obligasyon mo na 420,000 at sa tulong ni Tito Sen na tumawag, aayusin natin na makauwi ka na after 17 years. Oh! Okay? After 17 years, makakapiling mo na ang iyong pamilya. Ayusin natin yan. Ayusin na Itbulaga at sa tulong ni Tito Sen. Congratulations! Para sa iyo yan, Anthony. Anthony, magbabayanihan kami dito para sa Itbulaga, para sa iyo. Para sa iyo yan. Para makauwi ka na after 17 years! Yes, Boti. Maraming salamat po. Hindi ko na-share, ano? Diyan pa ba kayo? Oo, dito pa tayo. Mm. Oo. Nice. Hindi ko na-share sa isa sa mga... Hindi pa ako. Isa sa mga experience being an OFW ay yung makulong pa sa bansa na iyong pinagtatrabahuan. Mm-mm. Pero Anthony, ito, yun nga, sabi ni Bossing, after 17 years, magtutulungan dito, Itbulaga, magbabayan yan para makauwi ka. Lalo si Tito Sen, maayos na yan, Brad. Maraming salamat po. Ito na po, yun talagang pinakahihintay ko. Naman. Basta palitaan mo kami, Anthony, ha? Walang anuman. Mag-ingat kayo. Basta, saludo kami sa inyong mga... Bossing, apply ako dyan, ha? Apply ako sa iyo. Tama. Hintay kita. Mga anong oras ka darating? Okay, wala ba, baby? Ayusin pa lang. Hintay ka namin. Maraming salamat. Okay, dyan lang kayo. Maraming salamat. Alright. Maraming salamat. Magbabalik pa ang... Itbulaga! Congratulations, Russell. Panalo ka ng 20,000 pieces. Congrats, mga tatay. Ingat! Bawal judgmental!